Kamusta mga tol? This is G Basketball na para pag-usapan ang mga ageless players ngayong season 45 ng PBA. Bago ako magsimula, ang mapapanood sa video na ito ay sariling opinion ko lang sa mga players ng bawat team sa PBA. Itong mga players na babanggitin ko ay ang mga wala pang pupas at nakakapaglaro pa rin hanggang ngayon. Kahit sabihin na nasa dulo na sila ng kanilang karir ay nakakaya pa rin ang matinding physical at sa PBA. Sisiyo na nga lang ang banggaan, sikuhan at asaran on the court dahil sa tagal nila sa liga, pero di na rin natin maitatanggi na prone na sila sa injury at minsan ay hindi na makasabay ang katawan nila sa mga batang players ngayon sa liga. Ano pang hinihintay natin? Chame, umpisa na! Magsisimula nga tayo sa edad na 27 years old. Maaaring makakaya pa nila hanggang 3 o 4 na seasons sa PBA, lalo na kung palaging healthy ang katawan nila. At ito nga ay sina Alex Cabagnot, Larry Fanasier at ang nagbabalik PBA na si Ryan Aranya. Next naman ay ang 38 years old. Ang daming kandidato dito. Una nga ay si Mark Pingris, Arwin Santos, Joe Devans, Kelly Williams, Jay Washington, Mark Borboran, James Yap, KG Canaleta at si Sonny Toss. Dito naman ay talagang may ibubuga pa sila sa liga. Mga veteranong kaya pang makipagsabayan sa mga bagong players sa PBA. Isama na rin natin si Cabagnot, Fanasier at Aranya. Pero dito nga mga tol ay mga 2 to 3 seasons na lang ang karir nila sa PBA. Opinion ko lang naman to mga tol dahil nakadepende pa rin naman ito sa desisyon nila. Balita ko nga, ang isa dito ay maglalaro sa huling season niya sa PBA. To be exact ay last conference na ng kanyang karir. At no doubt, mag-iiwan talaga ito ng pangalan sa kanyang koponan. Susunod naman natin ang 39 years old na sina Billy Mamarel at si Cyrus Baguio. Ito, isa pa raw na maglalaro sa huling season niya sa PBA. Marahil bumaba na talaga ang numero ni Cyrus Baguio. Pero di natin masasabing walang maiiwang marka ito sa PBA. Alam naman ito ng mga taong nakaabot sa prime ni Cyrus Baguio. Sunod ay si Billy Mamarel. Yes, simula noong nalipat siya sa SMB ay talagang bumaba na ang playing time nito sa court. Pero malaki pa rin ang pakinabang nito sa SMB ha, lalo na kapag practice game ng SMB. Panigurado, ito ang nagbabantay kay Junmar Fajardo. Ang susunod ay ang 40 years old. At nag-iisang player nga lang ito mga tol. Walang iba kundi ang the spark ng PBA na si Mark Cagiwa. Isang veteranong player, may pusong never say die at magulang. Minsan lang naman. Usap-usapan nga na magre-retiro na to. Pero nakakumbinsi nga ng SMC Athletic Director na si Alphonsus Chua na maglaro pa ng isa pang taon si Mark Cagiwa. Dito na tayo sa 41 years old. Ito ay sina Harvey Carey at si Reynald Lugnatan. Marahil ngayon ay hindi na masyado nabibigyan ng playing time itong si Harvey Carey ng TNT. Pero malaking bagay pa rin ito sa kanila. Hindi basta-bastang player ito. Lalo na noong era ng Talking Text. Jimmy Alapau, Kishon Castro, Larry Fonasier, Ranidel De Ocampo, Alan Pick, and Harvey Carey. Kasama pa si Kelly Williams. Imaginin mo, ang lineup noon ng TNT ay panggilas na. Malaking bagay rin si Harvey Carey sa sistema ni Chot Reyes, lalo na noong nag-campion sila ng tatlong sunod na All-Philippine Cup. Parang Grand Slam na rin yun sa PBA. Ang hindi ko nga makakalimutan sa laro nito ay nakapagtala ito ng career-high 28 points kontra Reno Shine noong October 2011. Reynald Hugnata. To be honest ay hindi ko masyado nasundan ang karir nito. Noong 2016 ko lang kasi talaga nabigyan ng pansin si Hugnata nang nakapasok sa Governor's Cup Finals ng Marago Bulls. At masasabi ko dito ay si Reynald Hugnata ang isa sa nagpahirap sa kampiyonato ng Barangay Ginebra. Dito na tayo sa 42 years old na si Rafi Rivas. Prone na talaga ito sa injury mga tol at medyo bumabagal na. Pero malaki pa rin ang naitutulong nito sa Magnolia Hotshots. Lalo na ito ang pinaka-legit center nila. Sa stats naman ay up and down ito. Pero pagdating naman sa playoffs ay asahan mong mabibigyan ka nito ng decenteng numero. Sa edad na 43 naman mga tol ay wala pang nakakaabot. Sa 44, 45, 46 mukhang wala na nga mga tol. Biro lang, ito syempre the real ageless ngayon ng PBA. Pinatunayan na bato lang ang hindi tumatanda. The Rock,
ng PBA Acitaw Lava. Yes mga tol, 47 years old na ito. Hindi lang halata, hands up ako dito mga tol. Sobrang napahanga ako kay Kuya Asi. 47 years old ka na tapos makakalaban mo halos kalahati ng edad mo. Parang naglalaro ka na sa PBA at sila ay ipinapanganak pala. Isa sa mga nakakabilib nga rin dito kay Acitaw Lava ay ang resume nito sa basketball. Papa PBA, Gilas at ABL. Sa PBA nga ay nakaisang kampiyon ng tanggalan ito, isang MVP at isama mo pa ang napakarami nitong awards sa PBA. Sa ABL naman ay nakaisang kampiyonato rin ito at isang MVP. Ang pinakahuli ay ang paglilingkod niya sa ating bansa. Yes mga tol, napakaraming beses na nga itong naglaro sa international games dala ang bandila ng Pilipinas. Lahat ng paghihirap ni Acitaw Lava sa basketball ay nagbunga dahil isinama rin ito sa 40 greatest players in PBA history. Nabigyan pa nga ulit si Acitaw Lava ng isa pang kontrata sa NLEX Road Warriors. Isa rin sa dahilan kung bakit hindi pa nagre-retiro si Acitaw Lava ay gusto niyang makakuha ulit ng kampiyonato sa PBA dahil matagal-tagal na nga ang huling kampiyonato nito. Sa kabilang banda naman ay malaking tulong pa rin ang naibibigay ni Acitaw Lava sa NLEX, lalo na sa experience nito sa basketball, especially sa mga big man ng NLEX tulad ni na JR Kinyahan, Raul Soyud at ang rookie na si Will Macaloni. History in the making nga ang nakikita natin ngayon sa kanya. At ipagmamalaki ko talaga na naabutan ko ang isang Acitaw Lava ng PBA. Imagine, 47 years old. Si Asi ang second oldest PBA player. Ang nangunguna nga ay ang legendary na si Robert Jaworski na nagretiro sa edad na 51. Sa tingin mo, makagawa kaya ng new record si Acitaw Lava at maabutan si Robert Jaworski? I-commento mo lang sa baba at pakilike na rin ang video na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe. This is G Basketball na. Thank you for watching.